Hello, 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 mga mamasay! Ito na naman po ako sa bago mong channel, OFW Moms! Ito na po, nandito kami sa kabundukan ngayon. Andito sila, nagparty-party sila. Sobrang lamig, sobrang... grabe lamig talaga. Di ko alam kung bakit ganito ito mga babae dito sa Saudi, no? Yung gabi ginagawa nilang araw, yung araw ginagawa nilang gabi. So nandito kami sa deserto siya, na tingnan niyo po mga mamsi, mga OFW mams, nakikita niyo po siya. Maliliit siya na kubo na nandoon yung mga gamit, mga party, puro buhangin. Nakikita niyo po mga mamsi, ito na po yung mga mamsi, ang resulta, puro buhangin. Nandun po yung ating main gate. Marami po siya mga ilaw. Meron siya ditong volleyball, may palaruan siya ditong volleyball. May palaruan siya, at igaguide ko kayo po sa atras tayo. Igaguide ko kayo. Tingnan niyo po mga mamsi. Puro siya maraming buhangin. Yan. Ito. Iikot ko kayo mga mamsi. Iikot ko po kayo. Iikot. Yan. Tambay tayo dito. Tinam nyo yung kubo sa loob. What? May phone. Iikot ko malikot ang ating ate po. I make it video tipo. Hindi nakita yung bata eh, no? Ito, pag may mga bisita dito mga mamsi, dito sila nakaupo. Pag may mga bisita, ano siya eh, dito yung pinaka tawag nito nila. Basta di ko alam, ang dami. Ito, napakasimple lang yung mga upuan nila mga mamsi. Ito yun, nakahiri lang ganito. Mga simple lang siya mga upuan sa loob. Ikotin, paikot tayo ha. Yan. Yan. Pag may mga bisita sila, dito nila dinadala yung mga bisita nila sa loob. Tapos, nandoon sila sa part na yun, sa gitna ng mga sa buhanginan. Nagsisiga sila ng apoy. Nandoon sila, nagsisiga ito. Dito nilalagay rin dito yung maraming kahoy. Nagsisiga rin sila. Yan. Kita nyo. Ganito talaga yung mga ano dito ng mga Arabo sa Saudi. Labas tayo. Iikot ko naman kayo sa kabila. Ayan. Andyan kasi sila eh. Ayan. Ito. Nakikita niyo mga mamsi, ito sila. Grabe, lamig talaga, sobra. Lamig talaga. Alam mo yung damit ko suot, dalawa. Plus isang jacket, tatlo. Ito yung sasakyan ng amo kong babae na siya nagda-drive. Siya, yan. Yung amo kong babae nagda-drive niyan. Kaya kahit saan-saan lugar, pwede siyang pumunta kasi siya ang nagda-drive. Kahit naman noon eh, talagang sobrang gala talaga ng amo kong babae. Di ko malaman. Sobrang silagang gala. Nangangati ang mga paa niyan pag hindi makagala. So mga mamsi, sana ito po siya. Sana po magustuhan niyo po yung video kong napakaiksi. At ako po ay nag-uumpisa pa po akong gumawa ng video sa YouTube. Sana po magustuhan niyo. At lahat po ng mga OFW na nandito sa Middle East o sa Kuwait, balikan po natin yung mga detalye mga mamsi, no? So sobra po ako nalulungkot dahil nga po sa
mayroon tayong nabalita na bagong OFW na sa Kuwait na pinatay. Sobra ako nalungkot talaga. Hindi ko akalain na talagang ganun ho yung naging kapalaran niya. At saka mga mamsi, napakarami po talaga mga OFW ngayon na ganun. At ako po, isa po ako doon sa mga palad na naging OFW dito sa Saudi, na mapalad na mabait yung aking amo. Sa madali pong salita, minsan nag-aaway kami ng amo kong babae, pero andito pa rin yung pananalig ko sa sarili ko na maging matapang ako, dahil nag-iisa lang ako dito at wala akong kakampi. Ang kakampi ko lang ay nasa taas, si Lord. At minsan eh, pag ganit yung amo kong babae, kinakampihan ako ng amo kong lalaki. Ng amo kong lalaki. 2 times na kami nag-away ng amo kong babae, talagang palaban ho ako. Umiyak ako na sa sobrang galit ko, dahil nag-umpisa lang ho yun sa damit. Kasi alam mo dito, pag bumili ho sila ng bagong damit, hindi ho kailangan labhan. Pero kung sa atin po talaga, pag bumili tayo ng damit na bago, nilalabhan po natin yan, dahil nga sa mabaho, iba po ang amoy. Dito iba ho. Talagang yung damit nila, pinapalagyan ho nila ng pabango. Hindi pwedeng labhan. Kahit ilang beses nilang isusuot yan, hindi ho pwedeng labhan at masisira ang kulay. Pwera lang. Pag talagang maruming-marumi na yung damit, saka ho nila, ipapalabas sa akin. At kahit kunti lang ho patak na dumi ng damit, kinukuskus ko yan ng tissue water para matanggal, at ayaw ho nilang palabhan yan kasi nagninis-nis at nag-iiba talaga ang kulay ng damit nila. So ganun ho nag-umpisa yung away namin ng amo ko. Pero sa madaling salita, nakita naman nila ang tunay ko na ugali, na talagang ganito ako, mapasisyusa, at hindi ako nananakit ng anak nila. Tinuturuan ko magandang asal ang anak nila pag mayroong minsan nga po sinasaktan ako, pero hindi ako lumalabang kasi alam niyo po talagang ang anak po dito, ang mga bata po dito sa Middle East ay napakaginto. Ginto po talaga ang mga bata dito sa Middle East. Talagang, one time nga po pinalo ako sa likod na nakita ako, nakausap ko yung anak ko nun sa cellphone, nagbibidyo kami. Talagang nakita ng anak ko na pinalo ako, pero ang sabi ko ganun sa kanila, hindi ako pwedeng lumaban dahil yan ay ginto yan dito. At hanggat hindi pa ako nasasaklan at ito ay bata, hindi ho magulang yun. At hindi yun ang employer ko, anak ko ng employer ko pa. Kaya talagang ngayon napamahal ho sila si Didi at saka si Tipo sa akin, dahil kahit ganun ang nangyari, hindi ko talaga sila nilalabanan. Bagkos lagi ko sila, araw-araw lagi ko silang sinasabing I love you, I miss you, how today is, ganito ganyan, kumusta ka, kumain ka na ba, nagugutom ka na ba, ganun lagi kong inaano sa kaso talaga ang mga anak nila. Kaya ngayon ang amo kong babae, mabait ho sila sa akin. Kung ano-ano nang binibigay, effort ang ginagawa nila sa akin na gusto nila akong bumalik, dahil malapit na ho ako matatapos eh. Malapit na po ako matatapos. 5 months na lang po ang inaantay ko. Makaka-uwi na po ako ng Pilipinas. So, magkita-kita ho kami doon ng mga pamilya ko, mga anak ko, especially mga anak ko, yung mahal ko sa buhay, mga anak ko sobra. At saka yung mga apo ko. Magkita-kita na ho kami doon. At sana po, at saka yung aki pong gagraduate na college, na civil engineer. Sana po pagpalain ng Panginoon. At ito po mga mamsi, sobrang po daldal, no? Di ko alam kung saan ako mag-umpisa, di ko rin alam kung saan din ako magtatapos. So mga mamsi, ang sa susunod ko pong video ay sasabihin ko po sa inyo kung gaano ako kataba nang pumunta ako dito sa Riyadh, at gaano ako nagbawas po ako, hindi nagbawas ng ano ha, nagbawas po ako ng timbang. Talagang pinursigi ko po kung paano mo ako magbawas, dahil talagang minsan nahihirapan mo ako sa sarili ko. Tingnan niyo po, ang taba ko po, diba? Sobra ako talagang taba nung dumating ako dito. So mga mamsi, sa inyo mga OFW na mams, kumusta kayo dyan sa Kuwait, sa Dubai, sa Oman, sa Bahrain, sa Riyadh, sa Dammam, sa Jeddah, kahit saan sulok ng Middle East o saan sulok ng mundo ng mga OFW moms, maraming salamat po sa inyo. At sa muli po natin pagbabalik, at gagawa po ako ng panibagong video, at sana po magustuhan niyo po ako sa inyong pagbabalik, mga OFW moms. Ito, ipapakita ko po sa inyo uli.
Papakita ko po ito sa inyo ulit. Salamat!